One, two, three, four! Hello mga ka-Beatles! Welcome sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay isang Beatle collector o Beatle fan at gusto mong may minatututunan kang bago tungkol sa ating idol na The Beatles, yan po yung mga video na ina-upload natin sa channel na ito. So kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the bell para lagi kang updated sa mga ina-upload nating video. So siguro mga one video a week tayo, so hindi ganun karami. Kaya click mo na yung subscribe. Kita-kita tayo every week. For this video, i-share ko sa inyo ang book na ito. Hindi ko pa siya nababasa lahat, i-share ko pa rin siya sa inyo yung mga fun facts na alam ko magugustuhan niyo about this book, about dito sa libro na ito. Ang maganda sa book na ito, hindi mo siya kailangan basahin actually from start to end. So kahit saan ka magsimulang magbasa, pwedeng-pwede. Bakit? Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. So gagawa din tayo ng mga video related sa Beatles. So meron tayong mga items dito sa likod. So mga Beatle books, DVDs, CDs, mga toys at iba pang mga magazine, mga collectibles. At uubusin natin muna lahat yan. Ikukwento ko sa inyo yung mga collection natin bago tayo mag-invite ng mga kilalang personality na alam natin na idol din ng Beatles. Kabilang na dyan si Henyo Master, Joey De Leon, na alam naman natin na idol ng Beatles. Sana makasama niya si Bossing Vic. I-invite din natin si Steve O'Neill. Kilala naman natin lahat ng mga ka-batch ko, mga ka-generation ko. Si Steve O'Neill yung nagpakilala sa ating lahat na kung sino ba yung Beatles. Kung maalala nyo, noong 90s, may marathon lagi sa Channel 5 nung nagsisimula pa lang sila. So, Steve O'Neill. Alam nyo naman na hindi yun ang tuloy na pangalan ni Steve O'Neill. Malalaman nyo rin yan sa channel natin. Try din natin i-invite si Ramon R.J. Jacinto. At alam natin na idol din niya si Elvis at The Beatles, syempre. Handa ka na ba? Game! So ang ating feature book for this video is ito, Revolution in the Head, na sinulat ni Ian MacDonald. So about the author, si Ian MacDonald pala, isang British music critic. So itong book na to actually yung nagpasikat sa kanya. So nabili ko itong book na to sa Big Bad Wolf. Kung familiar ka sa Big Bad Wolf, bumibisita siya sa Pilipinas once a year. So, dalawang beses ko na siya napunta. Hindi ko lang alam. Dalawang beses ko na siyang binibisita. Hindi ko lang alam kung sa World Trade ko ba ito nabili or sa Pampanga. So, about the book naman tayo mga ka-Beatles. Yung libro is 544 pages. Meaty siya. Marami siyang information. Marami siyang trivia sa loob na isi-share natin sa inyo in the coming videos. Ito yung third revised edition ng book. Bali, yung first edition ng book ay na-publish noong 1994. So basically, ang laman lang nun ay yung every song, detail ng every song, critic, review. Kasi si Ian MacDonald nga is kritiko. So every single song na ni-record ng Beatles noong 1962 hanggang 1970, yun yung first edition. Tapos yung first revised edition naman ay na-publish noong 1997. So sinama niya dito yung mga kanta na na-feature dun sa live at the BBC sessions. At kasama na rin yung mga kanta na na-feature din dun sa The Anthology, The Beatles Anthology. Tapos meron siya, before dito sa third edition na to, meron siyang second revised edition kung saan may mga corrections lang niya, may mga updated facts, mga corrections na si Ian MacDonald mismo yung nag-update. So galing yung mga correction na yun dun sa libro mismo ng The Anthology kung saan yung first-hand information kasi galing kila Paul, George, saka kay John na din, yung mga interview niya kay John, Paul, George, saka yung kay Ringo. So doon kinuha yung mga updated information at doon sa libro ni Barry Miles na Paul McCartney Many Years From Now. So credible din kasi yung source. So in-update niya, tinama lang yung mga ibang information mula doon sa sources na yun, in-update niya doon sa second revised edition. Pinublish siya noong 2005. Although si Ian MacDonald lahat yung nag-update, nag-correct, pero na-publish yung book noong 2005. So 2 years matapos siyang namatay, 2003. So ito nga yung third revised edition ng Revolution in the Head. Okay, sa format ng book naman tayo. Basically, ang main section ng book ay tungkol sa lahat ng mga kanta na na-record ng Beatles. Arrange siya sa recorded date, hindi dun sa release date. So bawat entry may mga information kung sino yung kumanta, sino yung nag-lead, sino yung nag-backup vocals, ano yung mga instrument na ginamit, at sino yung tumugtog.
Kasama na rin yung mga song producers, yung mga engineers, at yung mga relevant dates. For example, kung kailan sila na-record at kailan sila ni-release sa UK at sa US. So warning lang mga ka-Beatles, since music critic talaga si Ian McDonald, may mga comments siya syempre na hindi tayo mag-a-agree dahil tayo fan siya critic. So may bias tayo, kumbaga. More particular, baka mabasa niyo yung mga review niya sa While My Guitar Gently Weeps, sa Across the Universe, yung mga I Am The Walrus na para sa ating mga fan is okay na okay yung kanta, pero sa kanya may mga critics siya na sinabi na maaaring hindi tayo mag-agree. So ano-ano yung mga sinabi niya doon? Basta, basahin niyo na lang kung meron yung pagkakataon. Pero if i-feature natin siya sa mga susunod na video, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Magkita-kita tayo sa mga susunod pa ng mga video. Tungkol sa review niya doon sa mga kanta, iba-iba yung mga comment niya actually doon sa mga kanta. Meron siyang isang sentence lang na review. Halimbawa, kinoment, nag-comment lang siya ng one sentence. Halimbawa, doon sa kanta ng Wild Honey Pie, doon sa White Album. So, parang isang sentence lang siya doon. Pero kumpara doon sa ibang kanta na talaga namang ilang pages. So, halimbawa, yung I Want to Hold Your Hand. O kaya yung Tomorrow Never Knows sa Revolver. At yung Revolution. Maliban sa main section, yung mga, yun nga, yung review ng bawat kanta ng Beatles, may intro essay din siya titled Fabled for Some, The Disappearing Decade. Na-share ng author yung analysis niya kung ano yung kinalaman ng Beatles sa social saka cultural changes noong 1960s. Itong third revised edition na ito, may mga dagdag na comment daw siya. May section din siya about the preface to the first revised edition kung saan dinidiscuss niya yung British art school scene na may kinalaman ng Beatles sa difference between the British and US culture. Tapos yung second, ano man, meron namang preface siya dun sa second revised edition kung saan diniscuss niya yung patuloy na popularidad ng Beatles even beyond sa 21st century. So nag-critic pa rin siya ng mga lyrics at kasama na rin yung kamatayan ni George Harrison. At sa bandang dulo ng book, pang-ending, okay na okay yan para sa akin kasi parang may chronological history ng Beatles from the formation early sa Quarrymen hanggang sa dulo. So naka-table format siya, tapos naka-compare siya sa timeline. So kung anong nangyari sa iba't ibang event. Tulad ng mga, kung ano ba yung mga ibang kantang kasabayan ng mga kanta nila, kung ano ba yung nangyayari sa current events ng mga panahon na yon, at kung ano-ano mga nangyayari sa culture. At syempre, doon sa bandang uli, may bibliography, may glossary, may discography, and index ng mga songs and keys. So yun mga ka-Beatles, overall, okay na okay itong libro na ito. Marami kang matututunan tungkol sa Beatles at tungkol sa mga kanta nila. Pero syempre, kung curious ka rin sa facts na binigay ng author, mas maganda kung mag-review ka rin ng sarili mo, mag-research ka rin ng sarili mo kung hindi ka agree. Pero overall, maganda yung mga information. Marami tayong malalaman tungkol sa idol natin na The Beatles. So hanggang dito muna mga ka-Beatles. Kung hindi ka pa nakasubscribe, marami pa tayong video na darating. So click subscribe and hit the bell para makita-kita pa tayo sa mga susunod nating mga videos. Thank you very much and see you next time. All you need is love. 1, 2, 3.